po tayo sa access of the Bluecard system po. Accessing the Bluecard system. Sa accessing the Bluecard system po, meron po tayo dito ng user access matrix, user accounts, tsaka roles and permission po. Permissions. Sa user access matrix po, this form is used to create and identify what role will be given to a specific user account. The form needs an approval of unit head and data owner before the system administrator grant the request. Yun po. Hindi po agad-agad din po naman mabibigyan hanggat di po na hinahingi po ng request sa account, sa mga accounts po. Kailangan po meron pong ano po nila, survey po. Firm of approval po. Tsaka po ng mismo po ng owner, data owner. Sa user account na po, accounts naman po tayo. Ayan po, meron po tayong baling office administrator na tsaka verifier at encoder. Yung office administrator po, ang pwede niyang magawa is yung add, edit, view, all view card members po. Tapos sa verifier naman po, lahat ay makakita, ang makikita niya lang is yung all blue card members lang po, yun lang po makikita niya yung mga lahat po ng member po ng blue card, ng blue card system po. Tapos po, ang encoder naman po ay edit, add, edit, view, all blue encoded blue card members. Yun po ay, ano ko lang po, i-clarify ko lang po, yung encoder daw po kasi, yung encoder po kasi natin dito, ang maano niya lang po, pag nag-encode po siya, ang makikita niya lang po is yung ine-encode niya lang po. Hindi po yung mismong all, lahat ng database po. Kumaga, o sin, ano lang po yung mga in-encode niya, yun lang po yung makikita niya. Yun po kasi yung ginawa ni Sir Rain para po maiwasan po yung sisiyan ako sino yung nagkamali, para po, pag minakita kong nagkamali, pag may nagkamali, alam na po kung sino yung nag-type up po. Para maano na po agad. Ma-recognize na po agad. Ayun po, next na po tayo. Roles and permissions na po. Ito po, yung mga error lang naman po ito, kung pag nakita nyo po itong 403, forbidden code, will appear on the page if the user perform an action that should not have a permission. Ayun po, hindi, pag hindi po ano daw, pag hindi ka daw po naka-ano doon sa user access na yon, hindi ka, yan po lalabas na error po. May mga para po siyang restricted na area na po. Restricted. 404 page, yung code will appear on the page if the user try to modify the design address or URL in the web browser. Ang ibig sabihin naman po yun, hindi daw po pwedeng i-edit yung sa web, yung sa URL po, yung sa nasa taas po ng browser po. Kapag ano po yun, forbidden din po yun. Ayan po, 419, page expired. Code will appear on the page if the user is unauthorized. It common occurs when the user leaves the page inactive more than a hour. Just refresh the page and re-login your session. Ayan po, pag masyado na akong ano, matagal na akong nakalagin yung account nyo po, automatic naman po siya mag-logout. Kaya para din, ano din po yun, dagdag security din po. Pag hindi po pwede, kahit po naiwanan nyo, maglalagot po ng hotel, hindi po agad ma-access ang iba. Yung 500 po, pag internal server error, pag yung 500, ang paglumabas ng 500 sa ano, error po, ibig sabihin, dito na po sa server natin yung may problema po. Wala na po doon sa mismong ginagamit ng unit. Sa server na po yun. Kaya ayun na po, pag ganun po, tatawag nyo na po sa amin para po sa dev, sa dev team po, sa server room po, para umasikaso na po rin yung technical difficulties. Ayan po. Yun po, okay na po. Natapos na po tayo sa pag-ano po.